Pag pinag-usapan niya ang naglalagablab na passion na tumulong sa bansa, maraming situation na sinasabi. Kaya lang daw ako social entrepreneur, missionary. Dahil yung family namin, family na naglingkod sa bayan ng mahabang panahon. Like yung lolo ko, ano siya, military mayor siya ng Pateros nung panahon ng Hapon. Ibig sabihin, sila yung lumalaban sa Hapon habang kinoconquer tayo, hindi sila pumayag na makonquer yung Pateros. So siya, mayor siya nung time na yun. After noon, mga ilang taon nang lumipas, tumanda na yung mga anak niya, naging mayor yung tito ko, naging mayor yung tatay ko, 18 years silang naglingkod sa Pateros. So ngayon, yung pag may mission ako, laging kinukonnect doon. Pero kung titignan natin, halos wala siyang connection sa politika. Ang naisip ko lang, nung nag-aaral pa ako, pangarap ko mag-travel sa iba-ibang lugar. Tapos, natupad yung pangarap ko dahil nung sinipagan ko yung pag-aaral, meron sa Far Eastern University na competition na lahat ng natutunan mo, pwede mo ibahagi. Tapos pag nanalo ka doon, pwede kang i-represent sa national, pwede kang i-represent sa international. So nanalo ko sa FEU level, sa national level, tsaka sa international level. Yung travel ko sa iba-ibang bansa, puro libre. Binayaran niya ng FEU, binayaran niya ng Malacanang, binayaran ng government, ng mga NGO partners. Technically, wala akong nagastos nung pumunta ako sa ibang bansa. Like example, yung sa Harvard nun. Pagpunta ko dun, nirepresent ko yung bansa para dalin yung SAV unit or yung Giancarlo Capco Santare Aqua Vendo. Pero at the same time, may mga courses sila na binigay na libre. Technology, cyber, website development, business plan, social development ng business. Lahat ng natutunan ko dun, pagbalik ko sa Pilipinas, naisip ko, kung libre ko yung nakuha, libre rin nating ibalik. So, nung nagtayo ako ng negosyo, ang mission ng negosyo, makatulong sa bayan at makapagparami ng mga negosyante sa Pilipinas. Kaya, meron kaming program sa Career Technologies na magturo kung paano mag-open ng isang business at the same time, tuturuan namin ng technology kung paano mo i-operate yung technology and yung business. And, libre din yung platform namin na ginagamit sa SolarRev Technology. Pwede mo siyang gamitin kung gusto mo mag-business. Then, yung naglalagablab na passion, siguro dahil na-enjoy ko lang yung passion, purpose, tsaka yung mission, merong time na sobrang ubus na yung funds ng Kyle Rigger Technologies. So, savings na yon. Gagamitin ko yung savings. Punta kami sa bundok, sa Tanay. Tulungan namin yung mga dumagat community doon. Bibigyan namin ng solar technology. Pero kailangan sila magbuo. Tuturuan namin silang buuin yung solar, sila mag-i-install. Pero libre naman yun. May mga sponsor tayo dyan, yung Terra Tactics, yung mga friends natin galing sa babansa. Sila yung nagbibigay sa atin ng kukulang yung funds. Meron tayong mga friends na tumutulong, mga social entrepreneurship din sila, tsaka missionary na tumutulong sa atin. So, sa passion, mission, and purpose, hindi tayo nag-iisa. Kaya, kahit alam natin walang pondo, tuloy pa rin tayo sa mission dahil pag gusto ni God yung ginagawa mo, bibigyan kanya ng support, ng fundings, ng mga tulong, ng kaibigan na pwedeng sumama sa iyo at umalalay sa iyo para maging successful yung mission. Pinakamalaking naaalala kong challenges nung bata. Kasi football player ako eh, varsity ko ng Mandaluyong, ng Lourdes School Mandaluyong din. So enjoy ko yan, yung grade school and high school, enjoy ko yan. At the same time, martial artist tayo nung kabataan. So, na-enjoy din natin yung pagtanggol yung mga naaapi. Pero dahil din sa mga activities na to, yung malaking dagok, dumating yan nung magpo-fourth year ako nung high school. Marami akong naging cases, yung fist fighting, late, hindi nakapasok, natutulog sa klase. Although maganda naman yung mga ibang grades, pero syempre, minsan hindi naiiwasan yung magkakaroon ka ng failure. So, nagkahalo na yung mga kaso tsaka mababang grades nung panahon na yun. Na-kick out ako ng eskwelahan. Naalala ko pa nung panahon na yun, tinanong nila, sabihin mo sa akin kung sino yung pangalan ng mga kaaway mo na nasa fraternity. Kasi sabi mo, kaya ka nakipag-away dahil gusto mo i-stop yung mga illegal na fraternity sa eskwelahan.
hindi ko sinabi yung pangalan dahil naisip ko, pag sinabi ko, pwedeng sila makik out. Ako naman, hindi ako makikik out. So kahit kaaway ko yon or kaaway nila ako, naisip ko pa rin, kung ako makikik out, kaya kong magkaroon ng magandang pag-asa pa rin dahil alam ko na wala sa eskwelahan yung pagiging successful ng isang tao. Nasa pagkatao mo yan. Tsaka nasa guidance ng Panginoong Diyos yan. Marami doon yung bully nung panahon na yon dahil face-to-face yan eh. So ayoko na may binubully. Kaya pinagtatanggol ko tong mga maliliit na huwag niyong awayin to. Kung gusto nyo, fist fighting na lang. Sino manalo, walang makikialam dito. Pag nanalo kayo, sige, pakialaman nyo. Pero kung hindi kayo manalo, huwag niyong pakialaman to. So yun yung panahon ng high school. So pag kick out ka nung panahon na yon, parang ang tingin sa'yo ng tao, addict, walang kwenta, barsagulero, walang kinabukasan. So yun yun. May chance ako nalipat ako sa international school. Yung principal namin, sinasabi niya, first interview ko sa'yo, maganda yung potential na nakikita ko sa'yo. Meron kang passion and purpose. Yun yung kung naalala ko sinabi ni Principal Go na St. Gabriel International School. Sabi niya, magiging maganda kinabukasan mo. Sigurado ako magiging leader ka. Ako naman, hindi ako naniniwala dahil sa paligid ko, sinasabi, pariwara ka, nasa banda ka, nasa drugs ka, nagpo-football ka dyan, wala kang ginagawa, easy go lucky ka lang. Ngayon, nung grading period na, nakakagulat, tumaas yung score ko. Parang napunta ako sa top 5 ng eskwelahan eh. Ay ko, pwede naman pala. Tapos, nung time na yon, in-start ko nang itigil yung pagsisigarilyo, pag-inom, wala nang bisyo. Ang meron na lang siguro panahon na yon, girlfriend. Pero eventually, nakipaghiwalay din yung girlfriend ko noon dahil sobrang aral ko daw. Wala na akong time umalis. So, nag-focus ako sa pag-aaral. Pagka-graduate ng high school, naramdaman ko na yung hope and pag-asa. Tsaka yung sinasabi ni God na laging merong pagkakataon, magkaroon ka lang ng tiwala sa akin. So, pag upo ko ng, sa college, ganun pa din. Discrimination, nandun. Kasi long hair ako eh. Kaya naman ako nag-long hair dahil idol ko si Jesus Christ. Long hair yan eh. So laging dinidiscriminate. So sabi sa akin ng teacher, dapat maging Christ-like tayo, ganyan-ganyan. Pero ikaw, mukha kang madumi. Sabi ko, paano na ako naging madumi? Eh sabi mo nga, Christ-like si Christ, long hair. Simple. Ako, simple lang din. So nagagalit sila lagi. Sabi nung isang teacher ko, kung hindi ka magpapagupit, ibabagsak kita sa klase. At wala kang bonus points. Ako, sige, hindi ko naman kailangan ng bonus points. Ang kailangan ko lang, yung pinaghirapan ko. Tapos nagulat yung teacher pagdating ng exam, top 1 or top 2 ko sa klase. So sinasabi niya, siguro nangopya ka, no? Ang ginawa niya, nilipat ako sa harap. Harap na harapan niya. So, second period ng grading, nasa top 1 and top 2, naglalaro lang yung grade ko dun sa top 1 or top 2. So sabi niya, wala nga talaga sa itsura. Nasa pagkatao talaga ng isang tao. Kaya ito, sabi niya sa klase, ito kahit mukhang madumi to, masipag tong mag-aaral. Yan ang tularan nyo. Pero sabi niya rin, bago pa rin matapos yung klase, pero wag ka pa rin long hair dahil sa paglabas mo dito, di-discriminate ka sigurado. Sabi ko, okay lang ma-discriminate. At least, nilalabanan natin yung discrimination. Pero pagdating ng pagkakataon, sasabihin sa inyo, ma'am, baliwala yung discrimination dahil sa porsigido tayo maging successful, tsaka yung faith and trust natin kay God, yan ang mag-aangat sa atin. So lumipas ang first year, second year, third year, sobrang aral lang ako talaga. Nandiyan lahat ng discrimination. Dahil nga, sa Pilipinas, pag mukha kang malinis, ikaw yung matalino, tsaka ikaw yung pinagkakatiwalaan. Pero pag mukha kang, ito, halimbawa, ganito, mukhang rocker, mukhang astig, inisip nila, babaero yan, nanloloko yan, walang ano yan, walang iko-contribute sa bayan yan. So lahat sila nagulat, pagdating ko ng fourth year, yung kinuwento ko nga kanina, ako ang representative ng Pilipinas pupunta sa USA para i-represent yung Philippines sa Harvard World Business Plan Competition. So sobrang gulat na gulat sila, paano itong isang ganito, siya ngayon na magre-represent sa Pilipinas? Hindi pa sila doon natapos ang pagkagulat. Dahil pag uwi ko, may dala akong award, may dala akong recognition ng most applauded presentation, may dala akong honor na made in the Philippines na technology hindi ibinenta sa ibang bansa kundi inuwi sa Pilipinas at dinevelop. Kaya nagkaroon ng CalRigger Solar Rem dahil dun sa ginawa ko sa US noon. Kasi nung time na yon, pauwi pa lang, ang dami nang bumibili ng invention. Sabi ko, hindi to kasi for sale dahil this is a made in Philippines technology, proudly Filipino technology.
it should be developed in the Philippines and it should help in the progress of the Philippines and the Filipino people. So from there, nagsunod-sunod na yung pagbagsak natin sa discrimination. Dahil naisip nila, o nga, wala sa itsura yung pagiging successful, wala sa eskwelahan, tsaka wala sa mga tulong na ibang tao. Nasa iyan. Pagkatao mo, determination mo, tsaka yung trust and faith mo kay God. Pag nandyan yan, lalo na yung trust and faith mo kay God, may time na hirap ka na, pero tutulungan kanyang umangat at maging successful. Kung titingnan lang natin yung sa Old Testament, karamihan ng leaders ni God nang galing sa babayan. Tapos, binigyan niya ng support, tulong, dahil may faith sila, naging successful. Kung i-relate natin doon sa kanina sa pagkaka-kick out ko, kung titignan natin, meron doon yung hindi ko inisip yung sarili kong interest. Yan, natutunan ko naman yan sa daddy ko na lagi niya sinasabi, kung meron kang gustong gawin sa buhay mo na maganda, gawin mo din yan sa mga taong nangangailangan. Tapos, yung mga ayaw mong gawin, huwag mo rin gawin sa ibang tao yan. Kung titignan natin, parang yan yung sa Bible din na sinasabi na yung tulong mo na gagawin sa mga tao, parang tulong mo na rin yan sa sarili mo. So, galing yan sa father ko. Yung sa mami ko naman, lagi niyang ina-advise sa amin, maging mapagmahal, tapos lagi nating iisipin yung kapakanan ng ibang tao. Parehas lang sila nung mami at daddy ko. Kaya, nung nasa high school, college, dito na sa part ng business, nadadala ko yan. Kaya, misa may mga, naalala ko, dadrive ako, may dala akong pagkain, may kailangan. Hindi ko bibigyan ng pera yan. Kung ano yung kakainin ko, yun na lang ibibigay ko. Kasi yung alam natin na nagugutom yan. Alam natin na walang-wala sila. Bigyan natin na sila ng tulong. Pero dapat hindi doon natatapos. Kasi pag pumunta tayo sa bundok, halimbawa, makikita natin na buong buhay nila wala silang kuryente. Paano sila nag-aaral? Paano yung basic needs nila? So, naisip ko, yung funds na meron sa Caltrigger Technologies for the solar business, pag merong extra, ibigay natin dyan. So, yun yung kawang gawa naman. Yan ang hilig naman nung father ko. Lagi ko nakikita yan nung bata pa ako na pag may pumunta sa kanya, humihingi ng tulong, talagang binibigyan niya. Sabi nga niya, minsan, alam niyang nanloloko na lang. Pero naaalala niya yung sabi na sa Bible na yung intention mo ang mas importante. At least yung nagbigay ka, maganda yung intention mo. Kung gagamitin niya sa kasamaan niyan, eh siya na yung bahala doon. Basta ikaw, binigyan mo siya ng pangkain, iniisip mo, kainin niya. Yun naman sa amin, yung sa solar, pag dinadala yung solar rev sa bundok, ang intention namin, matulungan sila na magkaroon ng ilaw. Pero ang gusto namin, matutunan nila kung paano mag-set up, tapos alagaan nila yan. Dahil yung development natin, lagi rin sinasabi ng father ko yan, kailangan simulan natin sa sarili. Pag alam na natin alagaan yung sarili natin, alam natin alagaan yung kasama natin. Pag alam natin alagaan yung kasama natin, kaya mong protektahan yung bahay mo. After nyan, kaya mong protektahan yung community mo. After nyan, tsaka mo ilakihan yung mission mo. Kasi karamihan sa mga politiko na nakikita natin, halimbawa, ililigtas natin ang bayan. Pero yung pamilya niya, hindi niya maligtas. Yung kasama niya, hindi niya maligtas. So, dapat unahin natin yung sarili natin, tsaka yung circle natin. Para, kung alam na natin protektahan to, alam natin protektahan yung nasa mundo natin. Tapos, collection na yan ng mga natutunan ko sa family ko, sa tito ko na si former Mayor Pepe Capco, tapos yan sa mga naging coach ko, si Sir IG Anagbogu, si Ma'am La Torre, yan yung mga teachers ko yan. Nag-alo-alo na, napunta na dyan yung importance ng magkaroon tayo ng code. Ang nagiging code ko ngayon, every time na nag-move ako, I need to be powered by knowledge, driven by right principles, guided by virtues, and also guided by the Holy Spirit. Kasi pag itong lahat to, dala mo sa paglakad mo, alam mo na yung path na lalakaran mo, yung right and good. So yan yung nagiging compass ko sa lahat ng missions. Ang ma-advise ko lang ngayon sa kabataan at sa mga magulang, nakikita ko kasi, ang style ng mami at daddy ko, yung advice nila, mula bata kami hanggang ngayon, pare-parehas. Kumbaga para silang rewind na plaka, siram plaka. Ulit-ulit yan. Like yung importante yung knowledge, mag-aral ka. Importante yung prinsipyo,
kailangan tama yung ginagawa mo. Importante ang virtues dahil yan yung nagbibigay sa'yo. Yung virtues kasi ang nagbibigay sa'yo ng direction. Paulit-ulit yan. Pag naririnig yan ng ibang kabataan, sasabihin yan, ano ba yan? Parang silang plaka. Kay mami at daddy, baliwala sa kanila yung sinasabing silang plaka. Ang naisip na nila, ulit-ulitin natin. In the future, baka maalala niya yung sinasabi natin. So kahit hanggang ngayon, pagkakain kami ng breakfast, may advice yan, narinig ko na yan 20, 30 years ago. Yun pa rin ang sinasabi nila, paulit-ulit. Especially yung, pag magpe-pray kayo, mag-pray kayo ng knowledge. Mag-pray kayo na alam niyo yung tama at alam niyo na paano gawin yung tama. Paulit-ulit yan. Ngayon, sa present time, sobrang busy na ng mga tao. Yung mga magulang ngayon, yung mga kabataang magulang, pag sinabihan ng anak nila, ang kulit mo ma, tumitigil na. Tapos, may alak sila na bata, para tumigil naman yung bata sa paungulit, imbis na advice-an, binibigyan ng cellphone. Itigil na yan. Pero, wala silang natutunan dyan. So, ma-advise natin sa kabataan, kung makulit yung magulang mo at nag-a-advise, huwag mo sabihin paulit-ulit. Tanggapin mo lang ng tanggapin. Kasi sasaya sila dun. Ngayon, sa mga magulang naman, kung gusto mong may matutunan yung bata, bata pa lang, ulit-ulitin mo yan. Huwag kang mainis, huwag kang mawala ng pag-asa. Yung pasensya mo sa mga kulit na bata, itaas mo pa. Tuloy-tuloy lang yung advice mo, may matututunan yan. Kasi pag cellphone, ang naging pastime ng bata, wala siya matututunan dyan. Kung meron man, mga kung ano-ano, na hindi pa appropriate sa age niya. So kailangan yung magulang, advice na ng advice yung anak. Kahit lola o lolo ka na, at yung anak mo lolo at lola na rin, advice mo pa rin yan. Kasi habang buhay tayo, yung words natin na naishashare natin sa tao, meron niyang value. Meron silang matututunan dyan. Naalala ko nung panahon na yon, sobrang trabaho ko. Minsan, inaabot pa ako ng 7 o'clock na umaga para sa solar rev, coordination, delivery, production. Sobrang, nung nag-pandemic kasi, sobrang naging in-demand yung solar rev generator sa mga probinsya. Dahil kasabay ng pandemic sa kanila, brownout na 8 hours, 10 hours, parang wala yatang pondo yung gobyerno sa kanila para sa mga power grids nila. So nag-overtime kami sa company, maabot kami ng umaga. Pero madalas, pag gabing-gabi na, uwi na yung mga tauhan, ako yung nagtutuloy ng mga kailangan tapusin. So bumaba yung immunity, karoon ako ng isang situation na bumaba yung electrolytes, nag-collapse, tumama itong dibdib ko sa hard pavement. So nagkaroon ng injury. Nung nagkaroon na ng injury, bumaba yung paghinga mo. So, mababa na immunity mo, hindi ka pa nakakahinga ng tama, yung organs mo, hindi magpa-function ng tama. So, doon nag-kick in yung COVID. Kasi konting virus lang yan nung time na yun. Talagang papasok yung sakit. So, nung nagpa-check kami sa hospital, nung sinabing COVID positive, so, nung una, parang baliwala lang, ah, okay, COVID positive. Sige, lagay niyo yung oxygen dito, may oxygen. Kasi wala akong si Thomas eh. Walang lagnat, walang ubo, walang sipon, may panlasa. Pangamoy ko, kahalate meron, kahalate wala. So parang sipon lang. Inisip ko, totoong COVID kaya to? Di na hospital, di na sa hospital. Nagpahinga doon, 2 araw. After second day, nag-test ulit ng bago, RT-PCR naman. So nung lumabas sa RT-PCR na positive ng COVID, doon ko palang naisip na totoong COVID pala. So doon pumasok yung anxiety, depression, yung fear, yung takot na mag-isa ka lang doon, baka mamatay ka kasi COVID yan. Kasi sa ospital, bawal ka may kasama kung COVID ka. Pwede ka magsama ng isa, pero parang sacrificial lamb yung kasama mo. Kasi sasamahan ka niya sa loob, COVID ka, hindi possible siyang mahawa. So sa loob ng ospital, ako lang mag-isa doon sa kwarto ko. Yung third and fourth day ko, walang nakakausap sa akin dahil sobrang yung lungkot eh. Tapos kinakausap ko si God, bakit mo binigay sa akin to? Ginagawa ko naman yung mission mo, yung kawang gawa, yung pag-devoted na sa mga kailangan mong ipagawa sa akin, yung respect and honor sa'yo, ginagawa ko yan. So walang reply. Sabi ko, bakit ganyan ka? Dati meron kang reply sa panaginip. Bakit ngayon wala? So naiiyak-iyak ka na nun. Tapos naisip mo, lapit na yata ako mamatay, COVID to eh.
Although meron ako naramdaman na medyo nahihirapan yung paghinga dahil may injury na ako dito, may COVID pa. So sobrang hirap sana nun. Pero after fourth day, naisip ko, kung oras ko na, oras ko na. Sigad lang naman na may control ng buhay natin. Kahit anong ipaglalagay ko sa katawan ko, security, anting-anting at kung ano-ano pa, kung sinabi ni God na tapos ka na, wala na akong magagawa doon. So naisip ko, ganito na lang. Tumawag ako sa magulang ko. Kasi pinaalala sa akin ng girlfriend ko na, yung Bible mo, nandyan ba? Sabi ko, wala nga eh. Sabi ko doon sa mother ko, pakipadala nga dito yung Bible para habang nandito ako sa hospital sa COVID, nagbabasa ako. Kasi meron akong mission na i-cover to cover yung Bible. Naalala ko, nung nagka-COVID ako, yun yung day na natapos ko lahat ng books ng Bible. Ang kulang ko na lang yung parang glossary tsaka may konting explanation. Kaya sabi ko kay God, ito ba reward mo sa pagkabasa ko nitong Bible, binigyan mo ako bigla ng sakit? Walang reply. So dumating na yung Bible, binabasa ko siya. Every time na kukuha ng dugo, unang kuha ng dugo sa akin, may mataas na parang something na pwede ko ikamatay. Sabi ko, oh, sige, ganito lang. Kung babasa ako ng Bible at namatay ako habang nagbabasa ng Bible, Lord, may utang ka sa akin. Kasi isipin mo, namatay ako, nagbabasa akong Bible. At natapos ko na yung Bible. Kaya pag nagkita tayo, pwede ko sabihin sa'yo, baka naman may bonus ako sa'yo, Lord, dahil yung book mo, binasa ko. So from there, parang ginanahan akong ginanahan lalo magbasa. So pagising ko, kinabukasan, kumuha naman dugo. Sabi nung nurse, tignan natin sir kung anong effect nito. Pwede tuloy, basa. Basta pag wala yung nurse tsaka yung doktor, basa ko. Pag tapos na akong basa, masakit na yung mata, exercise naman ako. Tapos sabi nung girlfriend ko, kasi nasa CDC nurse siya sa Qatar, sabi niya, subukan mo mag-lie down para mag-normal yung oxygen. Sabi ko, ang hirap kasi meron akong injury dito, kaya hindi ako maka-lie down. Pero subukan ko. So pinilit ko na maka-lie down, tapos naisip ko, nga, no, umuki yung oxygen. Tapos, pag natapos ng exercise, basa ulit. May nabasa ako doon, story ni Job. Wala siyang kasalanan, sobrang bait niya kay God, pero sabi nung devil, kaya lang mabait sa'yo yan, dahil lahat binigay mo na. So sabi ko, ano, parang ganun din yung nangyayari sa akin, na lahat binigay ni God sa akin. Success, fame, achievements, kung ano pa, wala na akong hinahanap nga eh. Tapos, kay Job din, sabi ni God, sige, testing mo yan, pero faithful pa rin yan. So ganun din, inisip ko, baka test ni God to sa akin kung magigiba pa ako ng faith dahil kinovid ako. So sino mas malakas, si COVID ba o si God? Di habang nagbabasa pa ako ng book, naisip ko, hindi pala to parusa. Reward din pala to. Kasi ito yung reward na ako, mahilig ako sa challenges eh. Gusto ko pag yung challenge, lagi kong nananalo dyan. So sa COVID, parang isip ko, pag ito na-survive ko, parang na-survive ko yung isang malaking dagok sa buhay na hindi basta-basta na nararamdaman ng iba. Sa akin, mas matindi pa dahil may trauma injury dito tapos may COVID pa. Pero pag ito na-survive ko, ibig sabihin nito, binigyan ako ng chance ni God na i-survive mo yan dahil pagkatapos niyan, mas magiging malakas ka. So, fourth day, fifth day, sixth day, basa, dugo, check. Pang sixth day, sabi nung doktor, alam mo, normal na yung ano mo sa dugo, okay ka na. Yung oxygen level mo, okay na rin. Parang wala kang sakit eh, wala kang ubo, wala kang sipon. Wala akong sintomas, kaya inisip ko, ay, ito lang pala yung COVID. Kaya dapat pala hindi ako matakot. Ngayon, nung nakausap ko yun sa sister ko, sabi naman niya, alam mo bang critical yung level mo? Sabi ko, ito pala yung critical. Kung may faith ka pala kay God, tapos hindi mo pinapabayaan yung sarili mo, dahil ako dun, pagpasok ko sa COVID, nung nag-start na ako mag-Bible reading, naisip ko, meron dun part na sinasabi ni God dun sa apostle na, kumain ka lang, kasi importante yan sa health mo. Kaya no, lahat ng padalang pagkain sa akin, kinakain ko. Tapos lahat ng tumulong sa akin, nagpapasalamat ako kaagad. Kain, pasalamat, Bible reading. Eventually, wala akong naramdaman. Parang sobrang healthy pa rin kahit sinasabing critical ako. So nakita ko, kailangan alagaan mo yung sarili mo ng pagkain, ng exercise, tamang tulog, tsaka yung faith mo pa rin kay God. So 6th-7th day, dumating na yung doktor, sabi niya, alam mo, pwede ka na lumabas eh, pero sabi kasi nung ano, magpahinga ka muna para matapos mo yung 10 araw. Tapos okay ka na. Yung 7th day, nagda-dumbbells na ako nung
absolute na tubig, na puno, na dumbbells ko na yan. Nag-sit-ups na ako noon. Sabi nga nung nurse, daan-daan lang sir. Kasi may sakit ka pa. Sabi hindi, pero naglalakad na. Lumalakad na nga ako sa CR. Dala ko yung dextrose na IV fluid something. Ganyan. Tapos eventually, sabi ng doktor, nung 10th day, pwede ka na lumabas. Paglabas ko, nakakalakad na ako, normal na lahat. May konting hingal, pero ang alam ko, masakit pa rin yung injury dito. So hindi ko na alam kung dahil sa COVID yun or dahil doon sa injury. Nung nakapag-rest na ako ng mas better doon sa facility ko, mas naging stable na ngayon. Nag-normal yung oxygen, naging 99 over 89 something, or ganyan, naging okay na. Tapos tinuloy ko lang yung exercise ko nung panahon na nasa football and martial arts ako, yung arnis, yung push-ups, yung sit-ups, yung dumbbells. Tinuloy ko lang yan hanggang naging okay. Tapos, nabalitaan ko paglabas ko, ang daming naging critical severe na COVID na kasabay ko. Ang daming namatay. Ang daming may nagpakamatay pa. Meron pa mga ganun situation. Naisip ko, bakit kaya sila nagkakaganon? Eh kung ako, ganun nga yung naging feeling ko sa loob ng ospital, ni konting lungkot lang naramdaman ko kahit mag-isa ako dun eh. I think na makukonek yun dahil kasama ko yung Bible tsaka yung faith ko kay God, hindi ko na-feel na mag-isa ako. Kaya nung panahon na nagre-recover na ako, sineshare ko yung experience ko sa may mga COVID. May mga pamilya na may COVID. Sabi ko, ang huli pa rin kahit anong pilit mo kasi si God talaga yung mag-decide sa'yo eh. Kaya kung pipilitin ka na ganito gawin mo, ganito, dalhin mo sa ibang bansa, saksakan mo nito, injekan mo ng ganito. Kung ayaw ni God talaga, wala kang magagawa dyan. Pero habang gusto ni God, kailangan mo tulungan yung sarili mo. Kumain ka, matulog ka ng maaga, mag-exercise ka, alagaan mo yung sarili mo, maging healthy ka. Yun ang dapat gawin natin. So yun yung mga naalala ko dun sa COVID. Lahat na i-entrust ko kay God, parang siya lahat talaga yung tumulong sa akin. After ng COVID, naisip ko, nung panahon ng nasa COVID ako na hindi ko pa alam gagawin ko, ang dami namin pending projects and orders. Tapos ang naisip ko lang, paano na yung mission ko kay God? Paano na yung bring the solar son of God in every home and teach them the wisdom of God using the solar technology? So yun, hindi ko yung pinabayaan kahit na doon ako sa COVID. Nagme-message yung mga client namin na kailan dadating yung solar generator dahil brownout dito. Hindi ko yung pinabayaan. Kahit niisip kong uubusin nito yung energy ko na natitirang konti. Pero kailangan kausapin ko to. I-update ko siya. I-coordinate yung delivery. So yung mission na yan, hindi ko yung pinabayaan. Pero yung iba, marirealize mo, ang kamay natin, ito yung kamay natin, may 10 daliri yan. Enough lang yan na bumuhat ng, solar rev. Umawak ng cellphone sa kabila. After nito, wala ka nang pwedeng hawakan. So, kung titignan natin, may limit yung capabilities and capacity natin. Huwag nating isagad. Dahil pag sinagad natin, kung ito kaya, lalong humihina yung capabilities natin. Kailangan, i-priority natin kung ano yung kaya ng capabilities, ng katawan natin, ng isip natin, ng puso, ng kakayanan natin. Lalo na nung recovery period, medyo hindi ko kayang bumuhat ng 100 pounds. Kaya ko lang, siguro mga 50 pounds, mga ganyan. So, limited. Konti-konti, natututunan ko, kailangan mag-priority tayo ng kailangan gawin. Hindi pwedeng, ito hindi priority, pero gawin na natin, nandito na eh. Kung hindi priority yan, dahil hindi makakatulong sa mission, o hindi makakapag-improve ng buhay, huwag muna gawin. Diyan muna yan. Isipin natin kung ano yung mga importante. So, halimbawa, yung solar rev generator, nilagay sa priority yan, dahil power and needs ng kuryente, importante yan. So, tinuloy natin yan. Yung missions na mag-ipon para may pambigay sa mga nangangailangan, dati ginagawa ko yan, riding mission, nagmumotor ako. Pinupuntahan ko yung mga lugar na may mga pulubi, binibigyan natin yan. Pero ngayon, naisip natin, kailangan nating mag-targeted ng tutulungan dahil merong mas mga nangangailangan. Merong mga business ventures na kailangan i-give up. Dahil hindi nakakatulong dito sa present time ng pandemic tsaka doon sa business and missions. So, meron tayong kailangang i-give up. Yun yung natutunan ko nung nagka-COVID tsaka nung recovery tsaka itong present time. Plus, yung luxury, yung mga mahal na bagay, baliwala yan kung nandun ka sa life and death situation, walang kwenta yan.
Kaya kung naka-recover ka na, meron kang kailangan sa sasakyan, halimbawa, utility vehicle para sa negosyo o luxury vehicle para pamporma. Unahin mo yung utility vehicle dahil baliwala yung luxury. Lalo na kung life and death situation nga. Then, sa mission din, baliwala yung luxury. Kasi pangyabang mo lang yan eh. Pero yung utility, tsaka yung mga kailangan mong gawin na pang mission and passion and purpose, ipasok mo sa priority yan. Dahil yan yung mga makakatulong sa nangangailangan, makakatulong sa'yo, makakadevelop sa'yo, makaka-inspire, motivate ng family mo, tapos makakapagturo ng tamang gawin, makakapag-evaluate din ng dapat mong i-upgrade at kung anong dapat mong gawin sa sarili, family, sa community, sa bayan, sa Pilipinas, sa mundo. From there, from your priority, unti-unti, matatapos mo yan, may bago ka na naman priority. So, step by step, para matapos natin yung mission. Pagtapos na yan, next mission ulit. Yan. So, step by step tayo pag may mission, kumbaga na-realize ko, hindi pwedeng shortcutin mo. Pag sinortcut mo, marami kang na-space na kailangan mong gawin eh. So, step by step, small steps, small na mga nabubuhat, unti-unti, pag naging successful ka dyan, next step ka naman, successful ka ulit, hindi mo namamalayan ang laki na nung na-achieve mo. Ganito yung isang situation yan eh. May project kami with ABS-CBN dati, sa Nueva Ecija yan. Yung unang dating namin, yung community parang nakasimangot. Nakatingin lang. Tinitingnan, ano yan? Pagkakapirahan ba tayo nito? Yun ang nasa isip nila eh. Pagkakapirahan na naman tayo nito mga to. So, naisip ko, kailangan makita nila yung tamang mission na to. So, habang umaga, baliwala, hindi naman naiintindihan solar eh. First time nila nakita yan eh. Sinisip nila, may bayad siguro to, or baka budol to, o baka pyramiding scam to, ganyan. Habang nagagabi, nag-uusap na nung may-ari nung bahay, na-explain natin na, oh, ito, sa inyo na to, wala kayong babayaran dito, pero alagaan nyo. Kasi pag hindi nyo ito inalagaan, hindi ito mamimaintain. Yung oras na dumating kami doon na yung itsura nila parang galit, nagme-mellow down hanggang sa naggabi, nung inon na yung ilaw. Nung solar, setup na yung solar, nandiyan yung solar rev, inon na yung ilaw, inon na yung electric fan, makikita mo sa mukha nung nanay at tatay na sobrang saya yung ngiti nila. Dahil nakita nila, may posibilidad pa palang magkaroon ng kuryente kahit ilaw man lang. Tapos yung mga batang anak nila, isa-isang pumunta doon sa ilalim ng ilaw, nagbasa, nakangiti. Hindi mo na kailangan utusan kasi nung nakita yung ilaw first time, sila mismo kumuha ng libro, nag-open ng libro. Marami kaming missions na ganyan. Kasama yung ABS, meron kami kasama yung GMA, meron yung PTB4, iba-iba, meron kami mga kasamang missionaries. Yung mga natutulungan, pag nakita nilang sincere yung mission, yung ngiti nila, hindi mo mapipinta, hindi mo rin mababayaran. Sobra. Habang nakangiti sila, yung puso mo naman, yun yung tuwan-tuwa dahil nakita mong ansaya nila. Tapos, may part noon na naisip nila, ano next nito? Nasabi namin, ang next nito, kayo naman ang magmi-mission. Dahil that time na tinuturuan namin kayo, lahat ng meron kami, tinuro namin sa inyo. So, kayo naman ngayon ang magturo ng naituro namin sa inyo. Kasi ang naisip ko lang dyan, ang solusyon sa poverty na laging ginagamit ng corrupt, ng mga may hirap, ng mga salbahe, ng mga nakukulong, ng mga, laging poverty ginagamit nila eh. Ang solusyon sa poverty para mawala, turuan natin ang skills ng mga tao na pwede nila magamit mag-survive during the period na lumalaban sila sa poverty at eventually, ma-defeat na yung poverty dahil sa skills, magkakaroon ng progress. Pag wala na yung poverty na yan, progress, development, and wala na magagamit sa corruption na reason ng poverty. So turuan natin, huwag natin ipagdamot yung knowledge and wisdom. Kaya nga sa inuulit ko, yung mga gustong gumawa ng solar rev generator na version nila, pwede nyo i-download yung blueprint ng solar rev generator SOGWA namin. Free yan, wala yung bayad. Pwede mo yung i-request sa website, isa-send sa'yo yung document. Lahat ng kailangan matutunan sa solar rev generator. Sa'yo yan, libre, walang patent, walang demanda. For free. Galing sa amin, provided ni God sa atin, so free sa lahat ng tao. Paano mo ngayon babalansin naman
Mexicano, mahirap kasing pagbalansin din yan, di ba? May iba, purely business lang, may iba naman, purely mission. Kasi sa'yo, nandun sa saktong-sakto lang. So, paano mo ngayon napakontagpi itong dalawang ito? Pag nag-mission kasi, hindi pwedeng passion lang. Hindi pwedeng purpose lang. Kailangan magkakasama yan. Tsaka yung faith mo kay God. Kasi balance is the key to success nga. Pag hindi mo yan binalanse, eventually may babagsak dyan eh. Kunyari, sabi natin, purely passion. Passion ko to, solar. Ako yan, ako yung king of solar. Passion ko to. Ang nangyayari doon, nagiging ego. Pag naging ego yan, yabang, yung passion mo nawawala. Hanggang bumagsak ka na dahil puro yabang na lang ginagawa mo. Kung purpose naman, nasa utak mo, kailangan matapos ko to dahil purpose ko to. Ang mangyayari sa'yo nun, mauubos yung health mo, yung energy mo, hanggang bumagsak ka na rin. So, hindi pwede. Then, pag itong dalawang to, sila lang, pero wala kayong faith kay God, hindi yan tatakbo ng mabuti dahil wala kang proper compass eh. Kailangan sama-sama yung passion, purpose, tsaka yung faith mo kay God. Bakit? Kung yung passion tumatakbo with purpose, alam mo na passionate ka, pero kailangan mo pa rin magpahinga. Kasi meron kang purpose. Ngayon, kung may purpose ka, kailangan dahan-dahan lang kasi kailangan i-renew mo yung passion. Kumbaga, nag-check and balance ka dyan sa dalawa. Kasama tumatakbo ka dyan, lagi ka nagtatanong kay God, Lord, tama pa ba itong ginagawa ko? Kasi kung hindi, alam ko, magbibigay ka ng signs, symbols, and support para tama, ikatama ko yung direction. So, kailangan, balancing mo yung passion, purpose, and yung faith in God para tuloy-tuloy lang yung takbo mo. Kasi kung hindi, yung failure, lagi lang yan nandiyan sa likod mo. O minsan, nasa harap yan. Pero kung kumpleto tong passion, purpose, and faith mo kay God, baliwala yung mga failures sa'yo. Kahit may lubak ng konti, babalik ka ulit sa tamang daan. Dahil yung faith mo, yung knowledge, right principles, yung virtue sa yung faith in God, yan ang compass na may sariling gulong. Pag naliliis ka na, si God na mismo magdadala sa'yo sa tamang daan dyan. So, yun ang tatandaan natin.